Hi, I'm Lieutenant Colonel Santiago Ayen Hinko, U7 of NOLCOM, and I would like to welcome you to Camp Servillano Aquino here in Tarlac City. This is the home of the Northern Luzon Command and the general headquarters of all AFP units in Central and Northern Luzon. Camp Aquino is named after General Servillano A. Aquino, one of the revolutionary leaders during the Spanish era. The mission of the Northern Luzon Command is to conduct joint operations against all national security threats in its area of responsibility in order to establish a physically and psychologically secure environment conducive to development and assist the government agencies in their socio-economic, ecological, and developmental activities. Tarlac Heritage Foundation, particularly through Hardin Ng Lunas, has sought to empower individuals, organizations, or communities by giving them projects wherein they could better their lives, make people live healthier lives, productive lives, and purpose-driven lives. Hardin Ng Lunas has been one such vehicle for the armed forces of the Philippines all over the province of Tarlac. Hardin Ng Lunas is under the IPSP Bayanihan of the Armed Forces of the Philippines. It has brought livelihood and income to a lot of people in the military. It has also served as their vehicle for reaching out to people in the most remote areas of the province of Tarlac. Napakahalaga ng bayanihan dito sa Northern Luzon Command sapagkat nakita natin dito yung pagtutulungan ng iba't ibang mga tao. Kaya nga meron po kaming tinatawag na internal peace and security plan dahil yung activity po namin ngayon, yung spiritual needs na tinatawag, ito po ay naka-align doon sa IPSP Bayanihan and at the same time doon po sa tinatawag naming Army Transformation Roadmap. Bilang Command Sergeant Major ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, isa po sa mga advocacy na itinuturo ko sa aking mga kasundaluhan o sa aking nasasakupan ay siguraduhing turuan sila ng tamang pananampalataya. Dapat po kasi ang sundalo nagsisimba upang mapaganda ang kanilang pagsaservisyo. Kaya kami po mga kasundaluhan, kahit po yung mga nandun sa field, bago po umalis ng kampo, bago umalis ng bahay, kami po ay nananalangin na dapat lahat ng pupuntahan namin, lahat ng gagawin namin ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. Part of our bayanihan activities in cooperation with Tarlac Heritage Foundation, NOLCOM has initiated a series of Christmas activities that will open to the public. Ito ay dulot na rin no, ng pagbibigay ng tulong ng Tarlac Heritage Foundation upang magkaroon ng bayanihan dito sa loob ng kampo. Kung nakikita natin sa ating likuran ay yung Hardin Ng Lunas kung saan ang Tarlac Heritage Foundation ang namuno na ito ay sinunod naman ng ating mga kasundaluhan sa pamumuno naman ng ating Commanding General na si Lieutenant General Gregorio Pio Catapang. At tayo nagpapasalamat ng marami dito sa Tarlac Heritage Foundation. Pangalawa, itong pasasalamat, no? Itong pamaskong handog ng ating mga kasundaluhan sa mga indigenous people dito sa Tarlac ay ginagawa no? Sa pamumuno pa rin no? Nitong ating Commanding General and of course with the support and malaking assistance ng Tarlac Heritage Foundation headed by Dr. Isa Kawangko Suntay at yung mga nakukuha po doon, mga farm produce po nila. Yun po yung ginagawang handog na pasasalamat o yun po ang ginawang mga items na no, pinamibigay sa ating mga kababayan, particularly itong mga indigenous people natin. Ang NOLCOM Boy Square po ay na-invite din sa mga barangay at bago po namin ginagawa ang mga activities ay humihingi po kami ng isang minutong katahimikan para sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. At ang maagang pamaskong handog, mga kasundaluhan, pinaalalahanan din po namin ang mga tao as we go to the remote barangays that there is a hope amidst of their sufferings and He will see them through. Gaya po ng Armed Forces of the Philippines ay nandyan po lagi na handang tumulong sa lahat ng oras. La luz que tú dai, I pray you will find your love.
first Hardin Ng Lunas Harvest Festival was located in this very site and occurred last July 1, 2013. A total of 75,038 seedlings comprised the produce that came from this very site. 56 varieties of vegetables were planted. A total of 155 fruit trees, both local and imported varieties, graced this very ground. After the storm Typhoon Santi hit the province of Tarlac last October 11, this garden was literally razed to ground zero. Nothing remained except a handful of trees and a very few plants from the herbal garden patch. After Typhoon Santi, all the roads were blocked. So what we want to we initially did was to clear all the roads, the McArthur Highway, and the roads leading to the SCTEX. Kasi you know pretty well, all the goods and services coming from regions 1 and the Cordillera are coming down towards Tarlac. When I took over as the chief of the Unified Command Staff ng Northern Luzon Command, it was the time also na ang Hardin ng Lunas ay devastated by the Typhoon Santi. But before that, nagkaroon din ako ng opportunity to see kung ano yung Hardin ng Lunas before its devastations. Napakaganda nito. And makikita mo na yung mga things that was planted there in coordinations, of course, with the Tarlac Heritage Foundations, malalago na at maha-harvest na. But because of these devastations, totally na-flat on the ground yung mga pananim. Ang proyektong ito ay brainchild ng Tarlac Heritage Foundation sa pamumuno po ni Doktora Isa Kuwangko Suntay, at siya ang naging inspirasyon sa amin para ang proyektong to. Hindi naman sundalo, hindi naman siya under NOLCOM, ay nagpursige para ibangon at maitaguyod muli ang Hardin ng Lunas na to. Eh kami pa kayang mga sundalo na makikinabang. Dumarating sa atin ang kalamidad. Pagdating ng kalamidad sa atin, tingnan natin ngayon yung ating reactions on how to cope up with this. Hindi tayo yung mananatili na nakahiga, but instead, tatayo tayo at babangon tayo at gagawin nating positibo ang epekto ng lahat ng kalabidad na darating sa atin. At ito ang pwedeng ipakita ng Hardin ng Lunas. Flattened from the ground, now nandito ka tayo ngayon, tinataniman naman natin, and soon, makikita ang fruit of this labor, pakikinabangan ng kasundaluhan. Ako po yung natasan na mga siwa sa clearing operation dito sa loob ng Camp Aquino. Nagsimula po kami sa clearing operation po namin dito right after po nung Typhoon Santi nung October 12. Ang atas po sa amin ng aming commander, commander ng NOLCOM, ay i-clear po muna yung mga daanan, kalsada para makadaan ang mga sasakyan. Then, after that, ay tinuloy-tuloy po namin yung clearing operation po namin sa loob ng kampo. Tiba ito eh, mga mahogani rin ito eh, di ba? Sa kakasya. Can you tell us what is happening or what we are doing here? Ngayon, kasi natamaan tayo ng bagyo, maraming bumagsak na puno. And then itong vegetable farm natin, nagtanim tayong panibago. Itong simpleng hardin na to, we want this to be a model for all camps so that it will help us prepare for climate change. Ito yung bagong gerang harapin ng armed forces. And because of that, we have to prepare for it. Mas maraming mamamatay dito sa climate change na ito kaysa sa insurgency. Ang challenge ngayon is food security. The entire Hardin ng Lunas Garden at Camp Aquino was totally ruined. Every structure flattened and all the plants inundated by floods. It was under the auspices of Lieutenant General Gregorio Pio P. Catapang Jr. that he decided that Hardin ng Lunas should be rebuilt. Sa puntong ito,
dapat mas lalo tayong masigasig, dapat mas lalo nating isapuso ang pagtaguyod ng Hardin ng Lunas. Dahil unang-una, walang makikinabang nito, kundi tayo din at ating mga pamilya. Ako po ang camp commander ng NOLCOM at ako rin po ang naatasan na mamuno ng aming garden team. Ito pong Hardin ng Lunas ay naapektuhan po nung panahon ng bagyo, nung pumunta ang Santi, at lahat ng nakikita po natin dito ay bumagsak po. Yung kubo, yung mga tanim ay napinsala lahat. Sa nakikita nyo po ngayon ay unti-unti namin po itong tinatayo at binubuhay, lalong-lalo na yung ating mga pananim na makakatulong sa amin dito sa NOLCOM. Ngayon, ni-expect po namin na makakatanim kami ng mahigit 75,000 seedlings na vegetables. At the same time, yung mga herbal plants po na makakatulong dito sa NOLCOM. In-expand pa nga namin yung aming hardin. We added an additional 2.5 hectares. And by December, we will invite everybody to join us in harvesting the vegetables and the fruits that we were able to plant this season. The vestiges that Typhoon Santi has left behind has been transformed into a beautiful Belen that sits at the front entrance of the main gate to the camp. Furniture has been created from the fallen trees. Hardin ng Lunas's trellises have come also from twigs and branches that have fallen and ruined this beautiful camp. Ang Bilinismo sa Camp Aquino ay programa ng ating Commander Northern Luzon Command, Lieutenant General Gregorio Pio P. Catapang, in partnership with Tarlac Heritage Foundation. Itong ating Bilinismo ay binubuo ng mga natumbang punong kahoy. Ito ay mga punong kahoy ng nara, akasya, mahogani, jimilina, kasoy, sampalok at mabulo. At ito ay nilagyan natin ng 2,000 Christmas balls, 400 sets na rice lights, 400 crystal pendants, 35 spotlights at 4 floodlights. At dito makikita natin na isa ito sa bagong attraction dito sa probinsya ng Tarlac. Bagamat napinsala itong Central Luzon, no, ng Bagyong Santi, itong mga nabuwal na puno ay ginagawa po nating mga furnitures. Ang mga sundalo po natin ang gumagawa nito. At ang proceeds po nito ay ibibigay po natin sa mga nasalanta ng calamities ng Yolanda, ng earthquake at ng giyeras doon sa Sampuanga. Marami pa pong mga fundraising activity na ginagawa dito sa Northern Luzon Command, tulad po ng Shoot for a Cause at yung Gold for a Cause, na lahat po ng proceeds na ito ay mapupunta doon sa mga kababayan natin na nangangailangan na sinalantaan ng kalamidad. Yung lahat ng gamit namin dito, the materials we are using, are all out of the trees that fell. Gumawa kami furniture, we are selling it. As of now, mga worth 150,000 na yun na-raise namin. And then ngayon, ito gumagawa kami ng mga bagong structures. In line with the advocacy of General Catapang to fight climate change, we are going to plant different varieties of imported and local fruit-bearing trees. A total of 100 fruit-bearing trees arrived here at Hardin ng Lunas as augmentation plants para doon sa mga na-devastate ng mga fruit-bearing trees. From here, we see a relaunching of Hardin ng Lunas. Today, we wish the Armed Forces of the Philippines, particularly Lieutenant General Gregorio Pio P. Catapang Jr., and every enlisted personnel, as well as all the officers of Camp General Servillano Aquino, all the best. May Hardin ng Lunas at its second relaunching bring them prosperity, a healthy diet, and a stronger and a healthier Armed Forces of the Philippines. We wish them luck as they venture into food production, as they strive to bring green, organic vegetables and fruits into the tables of every home in Camp General Servillano Aquino, as well as in the communities that they hope to serve.
Sa ngala ng mga anak at ng Espiritu Santo, amen. Papasalamat kami, Panginoon, sa matagumpay na aming pagtatanim. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, amen. Hardin ng Lunas has reinvented itself and has risen from the ruins. Ang kampanya namin sa bayanihan, we will win the peace, and the only way to win the peace is there should be progress. And if there will be progress, we want everyone to be prosperous. So win the peace, win the progress, and win prosperity.